Hello everybody, this is Dadrick again. Welcome back to my channel. And again, mega shout out to all my subscribers, my new upcoming subscribers, and to all my followers. Thank you very much for all your support. And guys, before I start, I just want to have this one simple request. Please, don't skip the ads. The revenue of my channel will be dedicated to charitable institutions, especially for those kids having that severe illnesses that we are trying to support way back before. And with this help from you, I am not asking you any amount of money, but it is only about that short period of your time leaving that ads, not skipping. And the fund will be coming from the advertisers putting ads in my channel. That will be a very big help. So again, I just want to remind, please don't skip the ads and let us help those angels survive. Thank you very much for that time, guys. And again, I just want to remind, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. And always remember, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much. Enjoy watching. Hi. Ang daming issues ngayong araw na to. Almusal, sa ang inalmusal, yung mga kuda ng mga OFW na hindi na intindihan yung takbo ng UHC law, at kailangan ipaliwanag ng maunawaan kung bakit ang isang batas hindi nagiging one click, pero dudugtong, no? Ngayon naman, ay, tanghalian mo naman, ito namang kwento naman ni ABS-CBN. No? Ayan, total tungkol naman sa pinag-uusapan natin is panukalang batas. E di, pakinggan muna natin itong mga iba-ibang angle na ito. Simplihan natin bago natin ibigay yung ating, bago maibigay ng inyong lingkod yung aking pananaw. No? Sabi ko nga, hindi naman ako abogado, pero lahat tayo may kanya-kanyang boses o pananaw tungkol sa mga bagay na ito. Kaya, silipin muna natin si Kabayan, Noli De Castro, sa kanilang pamamaalam. Mga kapamilya, ilang dekada rin tayong nagkasama. Utang na loob namin sa inyo na tinanggap ninyo kami sa inyong mga tahanan gabi-gabi. Naging malaking bahagi na kami ng inyong buhay. Karamay sa mga panahon ng kalamidad at paghihirap, kasabay namin kayo sa pagluha sa mga teleserye. Magkasama nating pinagbunyi ang tagumpay ng ating mga bayani, mga ordinaryong tao na nakagawa ng imposible. Sabay din nating pinanood na nabuo o mabuo ang kasaysayan sa pamamagitan ng TV Patrol at iba pang news and current affairs program. Isa pong karangalan na maging tagapaglahad ng inyong mga kwento at tagabantay sa mga nasa kapangyarihan. Karangalan po namin na maglingkod sa inyo, kabayan. Hindi man na-renew ang aming prangkisa at pinatitigil ang ating broadcast, nangangako kami sa inyo, hindi kami mananahimik sa pag-ataking ito sa ating demokrasya at sa malayang pamamahayag. Sa harap po ng pinakamaling dako at hamon sa aming kumpanya at sa aming mga hanap buhay, hinding-hindi namin kayo tatalikuran, kabayan. Mga kapamilya kami, tayo ang ABS-CBN. In the service of the Filipino, saan man sila naroroon sa buong mundo. This is ABS-CBN Corporation, Channel 2. In the service of the Filipino. Now signing off. Okay, nadinig natin si Kabayan Noli De Castro kasama yung kanyang mga co-anchor, no, sa kanilang pamamaalam. At ito naman, isang clip naman galing naman kay Attorney Gadon.
So, pakinggan natin. May dalawang side tayong babasihan. Okay? Attorney Gadot. Ako ay naghain ng petition sa Supreme Court upang pigilan ang NTC na mag-issue ng extension ng permit to operate ng ABS-CBN. Dahil yan ay wala ng franchise pagdating ng expiration. No? At ako rin ay nagbigay ng babala na aking ididemanda o kakasuhan ng graft ang sino man na magbigay ng extension ng permit. At ngayon na nagbigay ng kautusan ang NTC ng cease and desist order sa ABS-CBN, ay ang nanalo dito ay ang rule of law. Dahil talaga namang dapat lamang na sundin ang batas sapagkat malaking kaguluhan kapag ka bibigyan natin ng pabor o undue advantage and benefit ang isang partido dahil labang na sila ay may kapangyarihan at maraming pera. Ang rule of law dito ang hinahabal ko. At ako ay nagagalak at natutuwa na panalo ang rule of law dito sa issue na ito. Maraming salamat. Okay. Mukhang labasan ng popcorn to. Wala akong popcorn dito eh. Kape tayo. Ayan. So, mararamdaman naman natin yung lungkot, no? Balikan natin si Kabayan Noli de Castro. Yung kanyang mga binitawang salita, no? Tungkol dyan sa kanilang pamamaalam, marami pang dadaanan yan. No? But, the main point na binanggit niya doon is, para sa akin, ah, yung para bang pinipigilan yung karapatang magsalita, no? Yung tinatawag nilang press freedom, no? Yung freedom of expression na laging pinagsisigawan ng mga kontra sa gobyerno. Ano eh, unang-una, ang daming source of expression. Andiyan ang social media, di ba? 11,000 people will be jobless. Are you sure, guys? Kasi how? You can continuously operate. The only thing na nawalan kayo ng prangkisa is to use the frequency of the country bilang isang network. Pero di naman kayo pinigilan using the social media. Andiyan yung social media platform. Ang daming ways and means, no? Then, yung pinipigilan yung press freedom, yung malayang pamamahayag na laging isinisigaw na parang laging binubusa lang ng bibig, hindi ko makuha eh. Diba? In what way? Mauuwi na naman ito do sa mga talents ninyo na magsisisigaw ng Aus Duterte, Aus Duterte. Doon na landing yun eh. Diyan patungo yan eh. Kaya unahan na natin, no? Kaya in what angle? Oh, may mahihinto. Nakahinto naman. Matagal-tagal na rin naman nakahinto. Di ba? Temporarily. Dahil wala naman mga, ewan ko, may nagsushooting ba dyan sa mga empleyado ninyo, sa mga talento ninyo, no? Siguro naman, because of the lockdown, lahat nasa bahay, no? They have to follow the quarantine, no? The social distancing. Hindi ko maano yung point talaga. Hindi ko makapa, no? Then, may nabasa pa ako na may sinasabi itong si isang senador, no, si Kiko Pangilinan, na yun nga, yung 11,000 na mawawalan ng trabaho daw, diba? Then yung POGO, pinayagan, which is para bang mas importante, palaging may ano eh, laging may butasan, no? Butas dito, butas doon, pukol dito, pukol doon, no? Makagawa lang ng mga iba-ibang issue. Laging may ganyan eh, diba? They always politicized everything because of their own personal agendas. Okay. Yun ang aking pananaw, ha? Bahala ka sa pananaw mo. Bahala kayo sa pananaw nyo. No. Unang-una, sa buong sambayan na sinasabi na titi natin yung bawat panig. No. In general, hindi naman lahat pabor doon sa estado, no, na ang sinasabi na i-renew yung prangkisa. And talking about this franchise, ang tagal na niyan, di ba? Tagal na, bago pa tayo na lamog nitong lockdown for the COVID-19, di ba? Andiyan, nagpapahayag kayo, ang dami niyong mga butas, ang dami niyong sunod-sunod na pinagsasabi na
mali yung inyong naipahayag, mali yung nai-release ninyo, di ba? Minamadali, sinasadya, na kung walang sisita, go lang. Ganun kasi nangyayari kasi ABS-CBN. No? Ako wala akong pinapaborang ano, na network, no? Kay GMA yan, kay yung sa Channel 5 yan, or yung Channel 13 yan, whatever. No? Kasi unang-una, I am not an avid fan of watching teleseries, no. Naboboringan ako kahit anong network pa yung meron kayo. Naboboringan ako kasi nga para bang paulit-ulit na lang, no, yung mga kwento nyo. Kabit, no. Tapos puro remix nung ni Darna, ni Captain Barbell, nung sino-sino pa, 'di ba? Agawan ng ano, 'di ba? Tapos nawala na yung katulad ng bata kami that you enjoy watching TV because like nandoon yung mga learning para sa mga bata, 'di ba? Started way back on Sesame Street, tapos nagkaroon ng version ng kulit bulilit, no? Tapos nagkaroon yung kalapong pagong or something, 'di ba? Tapos yung mga kung ano-ano, no? Tapos yung mga bagay na napapanood na nagkakaroon ba ng magandang ano ang utak ng bata. Then lately, ayan, pasikatan kayo ng mga iba-ibang magkakaibang networks, pare-parehas kayo, puro kabit, 'di ba? Away, 'di ba? At kung ano-ano pa. Yan, nagpo-focus eh, tapos yun, yung kabit, no? Na para bang, 'di ba? Tapos yung mga relationship with LGBTQs, 'di ba? Showing na okay to, legal to, no? Normal ito, no? It's part of the norms, 'di ba? Ayun, yan yung mga process. Okay. Kasi kung titingnan, ano eh, sa aking sariling pananaw, wala namang pagbubusal nung Press Freedom. Whatever you show, yung mga show ninyo, yung mga masasaya ninyong show, yung teleserye, or whatever na sinusubaybayan ng taong bayan. But, it's a network, part of the daily necessity of people. Diba? Is it part of the daily necessities? Parang hindi naman eh, di ba? Mamamatay na ba ang sambayan ng Pilipino dahil nag-shutdown ng ABS-CBN? I don't think so. Daming network, no? Then, mas nababaliw pa nga yung mga tao ngayon sa tinatawag nilang K-drama. So, what's the big point, di ba? Unang-una, this is about your franchise na hindi naasikaso. Then, ang pukol biglang-bigla. Pag sinabi kasing pamahalaan, ang tinutumbok lagi yung presidente. May franchise body, no? Sila yung mag-aano diyan. So kung mayroong hindi nako-comply, kung may mga violation, yun yung mga dapat na inintindi ng abogado ninyo. Pero yung sasabihin na binubusalan or something, yung crappler nga, hindi nabubusalan, 'di ba? Sige pa rin sila na sige, no. Andiyan yung diaryo, andiyan yung ano, 'di ba? So na yes, it is more, no? Ang ingay nyo sa Twitter, di ba? Ang ingay nyo sa Instagram or wherever. Andyan yung platform ng World Wide Web. Di ba? The only thing is, nag-expire yung frequency. Yung paggamit ninyo ng frequency. Okay? So, then yung mga cases na naka-file against sa inyo, no? Kung totoo ba yung sa tax or anything or everything, then, may kaibigan pa ako, kausap ko lang kanina eh. Then, no, sinasabi ko na I don't have anything, no? If I pay board, wala namang, wala, no bearing. If I don't pay board, no bearing din naman. Diba? Then, kailangan maging bearing para sa akin yung pagkaka-shutdown nyo. Abay, lintik biglang-bigla, binlock ako sa Facebook. Diba? Ganun, ang pananaw, ganun, nabulag, ganun, naluto. Diba? Eh, di wow. Di wag pakiko, di ba? I live by my own, they live by their own, no? So, yun yung gusto ko lang na maging ano, ihayag sa aking sariling pananaw na huwag laging binabanggit yung pagbubusal ng press freedom, freedom of expression. You have all the platforms. Matatalino kayo. Kaya nga kayo mga teko tips diyan eh, di ba? Ang dami niyong teko tips. Di ba? Mga dissenting tao. Aral. Diba na yung meron pa kayo dyan, yung makapanglait, kung meron ka bang degree, diba? So mga aral, huwag nyo daanin doon sa pa-victim effect na para bang mawawalan ng hanap buhay yung 11,000 tao,
tapos may senador na magsasalita na hindi ito yung ano, tapos yung POGO, hinayaan mag-operate. Yung presidente na naman na may kasalanan, di ba may kanya-kanyang ahensya na nag-ano niyan. So, sa inyo, yung prangkisa, may ahensya doon. Yung sa POGO, andiyan dyan yung PCSO, di ba? May ahensya doon. So, may kanya-kanyang ahensya regarding sa ano, tsaka for information, 11,000 yung isinisigaw ninyong workers ng ABS-CBN. And as I understand, POGO has a 34,000 employees na, na local, mga Pinoy. So sila, wala silang karapatang isigaw yung kanilang kawalan ng trabaho at kayo may karapatan. Then, di ba, may mga issues dyan. Katulad niya sa inyong mga donations na through donations. Tapos, para din yung mga politiko na pag namimigay ng para galing sa kaban ng bayan, nakalagay pangalan nila, di ba? Ganun din, ABS-CBN, di ba? Mga networks, mukhang pareha-parehas kayo ng Estel, ganun, di ba? So, it's not the end of life, no? Regarding dito sa at tingin ko dyan, pansamantala lang naman yan, no? Dahil nga, siyempre, lalakarin nyo yan, asikasuin nyo yan, ilalaban nyo yan, hindi nyo naman basta pababayaang mawawala yan, di ba? Yeah. Kasi there's a big factor regarding doon sa frequency. Pag nasa TV ka, because of the paid commercials, no? I understand that millions, no? And you're asking people para umalma, umalsa, anong gusto nyo, mag people power yung mga tao in behind, at the back of ABS-CBN with this situation of the crisis, yun ba yung simpleng panawagan? Na para bang kasama namin sa buhay sa ABS-CBN, hindi kami babubuhay nang wala si... Hello? Huwag naman masyadong OA, mamamayan. Huwag naman masyadong OA. Diba? Ano bang, mamamatay ka na pag hindi mo nakita si Kim Chu doon sa kanyang, ano, sa kanyang palabas. Ano mangyari dyan kay Cardo Dalisay na walang katapusan. Nasabi nga ng mga kapitbahay ko noon, nabi, nag-umpisa yung palabas eh, magka-college eh, gumraduate na ng college yata, nandiyan pa si Cardo Dalisay. Nabubuisit kayo, pero sige naman nanood nyo, di ba katangahan yun? Di ba? Ako nga, yung apa, pinanonood ko, puro mga international series eh. Yan, katulad niya lang yung The Walking Dead eh. Inabutan ako ng bore yun eh, hindi ko na pinanonood eh. So, magkakaroon ng ano, ng end part. Pag nasuya ka, stop. Ano kaya nangyari doon? Panoorin ko ulit, di ba? Huwag kang magreklamo. Yung putak, ayan yung sinasabi, mabilis magkukuda, pero wala laman. Oh. Yun yung angle. So, wala namang ano, sa nabanggit nga ni, ano, ni Atty. Ka doon, it's the rule of law. Diba? Expired na. Diba? Kung may mga dapat haraping, ano, mga kaso, or kung ano man dapat na ayusin, yun ang tutukan ninyo. It's all about legal matters, no? Huwag yung laging ang punto binubasalan. Simple lang naman yan, guys, eh. Ikaw, pag nakita mo yung dilata, nakalagay, expired, March 4. Anong date ngayon? Ay, May 4, 2020. Tapos, nakita mo ngayong araw na to, May 5, 2020. Kakainin mo? Yan, necessity yan. Kakain ka, eh. Kakainin mo. Kung di mo rin lang kakainin, huwag masyadong maingay dahil unang-una, ano ba, ang pakinabang mo lang sa panonood sa ABS-CBN, yung panonood, which is kailangan nila yung panonood mo para sila yumaman. Diba? O, ganun lang naman yun eh. Pero sasabihin mo parang di ka mabubuhay pag wala sa ABS-CBN, walang ganun. Diba? Kung ayaw mo kay GMA, kung ayaw mo dun sa Channel 5, kung ayaw mo sa Channel 13, hindi, may Netflix. Diba? Andyan yung mga channels ng mga K-dramas or whatever, kung ano pa man yung pinagkakahiligan ng iba. Sure ka, 24 hours ka ba nakatuto kay ABS-CBN? Yun lang naman ang inaano ko, guys. I'm not against, and I don't have anything against ABS-CBN. Sinasabi ko lang, hindi ko na nagugustuhan yung sinasabi, binubusalan. And ABS-CBN is not part of our daily necessities. Finish. That's it. Yun ang pananaw ko. Huwag masyadong maging OA. Huwag niyong yayain yung mamamayan na tara para malabas, ipaglaban niyo kami. Don't play victim. Face this situation for the executives of ABS-CBN. Accordingly, at ilaban ninyo, and it might go well, no?
that the franchise will be given back. And I just want to repeat again, no? A franchise is not a right. It is not your right. It is a privilege and nobody can own the privilege. Ganun kasimple, di ba? Kailangan pa bang maging ubod ng talino para maintindihan yun? Eh, bobo pa man din ako. Pero naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko rin pag yung dilata expired na, hindi ko na kinakain. Oh, wag naman yung para bang, yun ang problema kasi yung twisting. No, yung twisting, twist ng twist eh. Wag i-twist yung sitwasyon para lang sasabihin na makuha yung biktima kami dito, taong bayan, tulungan nyo kami, kami naman ngayon ang humihiling ng tulong ninyo, matapos namin kinitulungan. Pag tinanong ko kayo, personally sa akin, ano ba na itulong nyo sa akin? In what way? Ayan. Kasi unang-una sabi ko nga, I don't owe you anything, you don't owe me anything. So for you to ask me, no, for something na you are playing such a victim on this situation, how? Diba? It is your own fault. That's why you are in these consequences that you are facing right now. Simple. Diba? Kung hindi natulog yung mga abogado ninyo, matagal na yan, inasikaso na, inarrange nyo na, inano nyo na yung mga dapat nyo ayusin, wala siguro nangyaring ganyan. So, nauwi sa drama, sa teleserye, na para bang yung mamamayan ipaglaban kayo, rally-rally, may mga pa misa-misa pa. No, hindi doon eh. It's not about in social media that you will ask kung ano yung ano ng tao. When it's legal, isinampa yung kaso, harapin nyo sa korte, doon kayo magkita, kung ano yung dapat nyong ayusin, ayusin ninyo, and hindi sana nangyari to. Diba? Tang ngayon, sasabihin ng iba, yan nga, mga nagsasabing necessity, okay. That's what you're thinking. Fine. I will not stop you. Why should I? Diba? Who cares? Care bears? Diba? That's your way of thinking. This is my way of thinking. So, in such manner, diba? Sabi nga, ang dami nagsasabi, walang pangil yung batas, diba? Parang yung kanina yun, yung pinutol ko, yung kay Attorney Trixie. Cruz Angeles, no? Yung Luminous Trixie. Si Attorney Trixie Cruz Angeles. Diba? May nagsasabi na walang pangilang batas yung tungkol sa ABS-CBN. Pang mahirap lang. Ngayon, yung mga nagsasabi noon na nakakampi sa ABS-CBN, pagka yung sa droga, yung mga kwento dati, paniwalang-paniwalad sa mga twisted story ng balita, diba? Wala, puro mahirap lang ang pinapatay, diba? Wala kayong mayaman kahit tibagin. Nung ginigiba yung mga mayayaman, putak din kayo. Ba't nga inaano yan? Kasi nakakatulong yan. Fuck if you do. The fuck if you don't. Yun lang ang masasabi ko. Walang paglagyan sa mga utak. Katulad ng latang walang laman. Ang ingay. Sad to say. But reality, truth hurts. Ganun kasimple. So, I don't have to make this too long. Unang-una, marami lang kasing humihiling sa akin to tackle something regarding this. No? Matagal na nga, nung naumpisan pa yung pagkaso-kaso ng ABS-CBN, ang unang-unang vlog ko pa noon, yung usapang forever, biglang mapupunta sa politika. Sabi ko nga ganun eh, let them face their situation in the court and by the rule of law. Katulad nga sinasabi ng Attorney Gadon, it goes by the rule of law and let the rule of law applies on situations and face all these things. Kung naiayos mo to according to rule of law, wala sana ito. Ganon kasimple lang. So, ayun lang. Maraming salamat. Ito'y pagbibigay lang ng aking pananaw. Malaya kayong ibabalik sa akin ang inyong pananaw. Sabi nga, bukas naman ang aking comment section. Wala namang kukontra, diba? Iwasan lang natin sana yung mumurahin nyo ko ng dahil sa pagtatanggol nyo sa ABS-CBN dahil unang-una, siguro naman mula nung inumpisahan ko tong video ko, hindi ko minura yung ABS-CBN ninyo. Ayan. Maging makatao, pag nagsasalita, wag yung ulo parang latang walang laman, hindi marunong mag-isip. Diba? Ganun lang naman yun eh. Kaya sabi ko nga, I am thankful with all my subscribers, my followers who are thinking
before talking. Okay? So, that's the way it is. And that's what they say. At this time, I have to say goodbye and see you on my next vlog. And again, this is Dad Rick talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe. Don't forget to hit that bell and put in all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. Again, as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. Thank you very much for watching. God bless us all.